This is Bomb Hoops Podcast. Hi everyone, this is Bomb Hoops Podcast. I'm Jem and this is my partner Jello. Make sure to like, comment, share this video and subscribe. Also follow our socials down below in the description. And syempre, shoutout naman sa mga nakikinig sa amin ngayon sa Spotify, Google Podcasts, and sa Anchor. And you can also follow our podcast avenues or podcast pages dyan sa description. So, kung gusto nyo makatipid sa data, Spotify na lang kayo makinig. Kasi mas maganda rin yung audio quality dyan. So, anyway, itong legacy episode natin will be kind of unique kasi itong player na to is kaka-retire lang. Actually, super recently lang and it was unexpected because yung team niya was expected to contend for a championship this season. So, we will be talking about the legacy and yung season ni Lamarcus Aldridge. Ayun nga, just started off, Lamarcus Aldridge, 7-time All-Star, 5-time All-NBA, and All-Rookie First Team. Perhaps second best Blazers player of the 2010s, late 2000s to early 2010s, next to Damian Lillard, of course. And ayun nga, sayang kasi nung time na napunta siya na Spurs, nagkaroon ng malaking problema with Kawhi issue. Anyway, let's talk about yung early parts nung career ni Lamarcus Aldridge. He was drafted by the Portland Trail Blazers. And actually, nakasabayan niya sa team si Brandon Roy and si Greg Oden. And perhaps nga lang kung nagmaterialize na maayos yung careers ng dalawa, baka nakapag-champion to kahit isang beses. Let's say, early 2010s. Kasi yun yung expected na pick nilang tatlo, if ever. Ang lakas nila nun, imagine having an inside-out game, tapos meron pa silang guard na inside-out din yung laro. Tapos, Greg Oden, although projected to be a star player, would have been just fine being like a Rudy Gobert type of player. Actually, si Greg Oden, ang player comparison niya nun nung pumapasok siya sa NBA was Wilt Chamberlain. Imagine having a player comparison of Wilt Chamberlain in the modern day NBA. So, sadyang makikita naman natin na may injury talaga siya na iniinda na matagal na. And it's kind of genetic kasi if I remember right, ang innate na injury niya is hindi pantay yung legs niya. So, parang automatically nag-overcompensate naturally yung isang side. So, it ultimately led to multiple knee surgeries, mga injuries, and ayun nga, nag-retire siya ng super aga sa NBA. Tapos, si Aldridge for a time was always in the background nung time na yon. Kasi Brandon Roy was playing at a high level, tapos come the draft of Greg Oden, yung expectations kay Oden sobrang taas. Parang naitsapwera si Aldridge despite playing well. Na nag-average siya na 16-17 points per game noong time na yun. At least for the first 3 years of his career, 3-4 years of his career. Tapos, by the time na he was playing at an all-star level na, nagkaroon naman ng injury tong si Brandon Roy which led to his early retirement. Tapos, Greg Oden was never really impactful dun sa team until the time na dumating na si Damian Lillard. For a time, they were a great tandem for a good 3-year stretch. Although hindi sila pumasok ng playoffs nung first year ni Lillard, by the second year, ang lakas nila. And if you can remember nga yung Rockets-Blazers series na yun, talagang mamaw si Aldridge nun. He was putting up superstar numbers na nag-average siya ng 20 and 11, 20 plus points, tapos 11 rebounds siya nun. Tapos samahan mo pa ng yung tandem ni Lillard na 20 points, 7 assists, tapos yun nga, game winner ni Lillard nun. Ang lakas ng team nila. Unfortunately, nasira yung team nila when Wes Matthews got injured nung final year ni Aldridge dun sa Blazers. So, parang nakita ko sa career ni Lamarcus Aldridge, he was rarely the best player sa roster nila.
be it sa Portland, sa Spurs, or syempre sa Brooklyn. Never siya naging technically number one option kasi nag-overlap eh. Parang yung time ni Brandon Roy, then after yung time ni Brandon Roy is time naman na nila Damian Lillard. So parang lagi siyang complementary player, and I think that factors in kaya sobrang underrated niyang player talaga. Na I can argue na he's one of the most underrated and most underappreciated players in NBA history. Kasi if you look at the numbers, sobrang galing niya eh. Tapos pag nakita mo yung laro niya in itself, you can see glimpses of Hakeem Olajuwon and Tim Duncan sa movements niya. Tapos may shooting siya. And he's a decent defender as well. I mean, imagine having that size. Actually, Aldridge was listed as, I think, 6'10", 6'11". Pero ang lapad niya, ang laki niya. He's not, he's not, para siyang Boris Diaw actually na malaki. Oo. Tapos may shooting. Bihira yung ganun players eh. Sobrang bihira. Most of the players of today na may shooting are skinny guys. And for him to have that power and finesse, bihira yun talaga. And for the Brooklyn Nets, ha, kung hindi lang siya nagkaroon ng ganitong abrupt retirement, even though hindi nila na-cover yung issues ng team nila, they would still have pan out really well kasi iba yung impact ni Aldridge sa offense. Tapos, ang ganda nga ng mga laro niya sa Brooklyn before before magkaroon ng medical reasons for him to stop playing basketball. Sobrang ganda ng ng pasok niya sa Brooklyn na hindi kailangan uminit ni Kyrie Harden and Durant. Kasi yung scoring ni Aldridge, enough yun eh para makaraos sila for a game. So nung nawala si Aldridge, bibigat lalo yung responsibility nung tatlo. And eto nga, injured si Kevin Durant. So again, a few games na wala. So, tapos pa-wala-wala pa si Kyrie Irving and si Harden, I think may injury din si Harden. So imagine kung nandiyan si Lamarcus Aldridge. Though kahit wala silang superstar, they have a decent scorer na kaya nilang ibigay yung bola if broken play or medyo malamig yung bato ng bola ng team nila. Pwede nilang ibigay kay Aldridge to find ways to score. Plus, Aldridge is just a year removed from averaging 18 points per game. Still, all-star worthy numbers. Sa Spurs. Tapos, balik pala tayo sa Spurs. Nung time niya sa Spurs, sayang eh. Kasi, they were contending for a title, first year pa lang niya. They were close dun sa 73-9 Warriors. They were, I think, 67-15. Nung time na yun. Tapos, if not for Durant, si Durant pa yung tumapos dun sa run nila nun. The following year, I think they could have beaten the 2017 Warriors, yung first iteration na Hamptons 5, if not for the Kawhi Zaza Pachulia issue. Lamang sila 20 nun eh. Before ma-injure si Kawhi Leonard. After that game, wala na. Talagang wala na. Coast na yung mga, as in coast to coast na yung panalo ng ng Golden State Warriors. And actually, I remember watching that game live. Tapos nung nakita ko injure si Kawhi Leonard, parang it became obvious na wala nang pag-asa to sa Warriors. Kasi Kawhi Leonard was shutting down Durant. So yung burden ng scoring is mostly nasa Splash Bros. Maganda rin naman ang maganda ang backcourt ng Spurs nun. If I'm not mistaken, si Parker, si Manu, tsaka si Parker. Si Parker, tapos si Danny Green pa yung starter nila nun. So, defense. Another defensive stopper. Tapos, I think Patty Mills was playing okay nung time na yun. So, they still had a great team nung time na yun talaga, na kayang sumabay sa Warriors na yun. And if ever sila yung nakapag-finals, I'll pick them over the LeBron-led Cavs nun. Though, kinaya nga ng Cavs na makabalik sa 3-1 ng Warriors. Pero matchup wise, it's never the same talaga eh. May Kawhi Leonard na tatapat kay LeBron eh. Tapos may Danny Green para kay Kyrie Irving ng time na 'yon. So
And if you look at the role players ng Spurs ng time na yun, comparing to the role players of the Cleveland Raps. Cavaliers, medyo lamado ang ano, ang Spurs doon. So and to say na hindi kayang sabayan ni Aldridge si Kevin Love, that's wrong. Kasi ako personally, I think Lamarcus Aldridge right now is the better player than Kevin Love. Yeah, though Kevin Love is coming off an injury, a major injury nga. Pero mukhang okay naman siya so far sa Cavaliers. And hindi ko alam kung aalis ba ng Cavs yun or ano. Kasi mukhang gusto niya sa Cleveland eh. Oh, nakakita siya ng future eh. Compared dun sa last year eh. Pero at the same time, wala siya sa timeline ng Cavs. So, we'll never know. Pero anyway, back to Aldridge. Sayang nga kasi, ano, never siyang naging nakita sa spotlight. Pero if you look at the stats talaga, masasabi magaling to ah. Bira yung ganyang ka-consistent na player. Tsaka ano eh, for example, if malamig yung shooting niya, pwede niyang idaan sa ilalim. Ang ganda ng post moves niya eh. Tapos kung may tatao na malakas na defender na big, pwede niyang i-space out yung floor. Tapos three point siya, perimeter shots. Tapos ideal na pick and roll player tong si Aldridge. Kaya siguro nag-benefit din si Damian Lillard early in his career. Kasi ka-pick and roll niya tong si Lamarcus Aldridge. I mean, having a good pick and roll partner, I think isa yung sa mga essential for young guards. And Damian Lillard had the benefit of that for the first 3 years ng career niya para ma-develop yung style of play niya. Kasi pagka hindi ganun kagaling na roller or popper yung katandem mo sa screen, mahirap kasi the decisions, the options are limited. Pero with Aldridge, he had all the options kay Lillard. So, malaking benefit yun. And even sa Spurs, ha? Nung nasa Spurs siya, they were still benefiting do sa style ni Aldridge. Kasi, even with Kawhi out, the offense was still moving seamlessly. Kasi, meron sila, ano? Meron silang three-level scorer. May mid-range, may inside, may... Even may three points. Even though may dispute sila ni Pop kung talaga bang magtitake siya ng threes or hindi. It still work for the team. Ano nga eh, parang ang initial kasi na plano ng Spurs kay Aldridge was to be a Duncan replacement. Since nag-retire na si Tim Duncan, magre-retire na si Tim Duncan by the time na napunta dun si Aldridge. So it was clear na si Aldridge yung papalit. Kasi skill set, footwork, and perimeter scoring, inside scoring, kaya ni Aldridge eh. And sinabi nga niya, ni Greg Popovich na pinagsisihan niya na ginawa niyang post-up player lang si Lamarcus Aldridge. Kasi ang talagang talent ni Aldridge is sa face-up. Kaya nga, sayang. Tapos isa rin sa mga naging issues nila is yung sa three-point shooting na parang pinipilit ni Pop si Aldridge na maging spot-up shooter. Na after nung first season na yon na ganun sila, binalik na si Aldridge dun sa laro niya na post-up tsaka mid-post na face-up. Kasi dun talaga magaling si Aldridge. And the numbers speak for itself. Kasi nung, if I'm not mistaken, yung season na bago na-injure si Kawhi, yung season na yun, 2016-17, he was averaging, I think, around just 15 points per game. Tapos, nag-all-star siya. Parang, personally, you don't see players averaging 15 points per game to be an all-star. Although, their record was great and deserving naman talaga siya. Yun nga lang, nawala yung opportunities and yung numbers na napuput up niya when he is used at his best. Okay, commercial muna tayo. Tol, alam mo ba, pwede na natin i-monetize yung podcast natin through podmetrics.co. Uy, ang galing naman. Pwede na pala yun. Yup, through podmetrics.co, tayong mga local podcasters dito sa Pilipinas na hindi pa namo-monetize through Anchor, pwede na natin i-monetize through ad campaigns from Lazada, Shopee, GoDaddy.com, and even Red Doors. Ayan guys, so use our code PALMHOOPSPODCAST to get $5 free when you get your podcast monetized on podmetrics.co. Again, use our code PALMHOOPSPODCAST and enjoy $5 free when you get your podcast monetized. So yung $5, 250 pesos na yan. May pang grab food ka na dyan. And na-enjoy mo na yung passion mo. Umita ka pa. Two birds with one stone, di ba? Again, just check out podmetrics.co. So, and I think, like what we've said sa Brandon Roy video natin, medyo minamalas talaga yung mga nagiging player ng Portland. Hindi ko alam kung bakit.
Pero ewan ko, si Damian Lillard mukhang okay naman na. And baka mawala na yung sumpa sa kanila. Pero going back to Aldridge, sobrang heartbreaking nung this year. Kasi hindi pa siya nagcha-champion. And I think this is the closest thing na makukuha niya from a sure shot at the NBA Finals. And hindi siya background player lang. May impact siya dun sa team. He's the starting big nung ng Brooklyn Nets. Kaya, sayang talaga. Kasi kung ako si Aldridge, I'm pretty sure ang inisip niya is, shucks, sayang talaga. Kasi, could have been a champion na. Yeah, I could have been a champion. I could have contributed to a championship team. Hindi siya yung freeloader lang. Pero syempre, health goes first talaga. Kasi syempre, ano ba naman ang paglalaro ng basketball kumpara sa buhay ng tao? So, you can't hate on Aldridge for retiring early. Kaya yung mga nagagalit kay Aldridge dyan, ba't siya nag-retire? Medyo makiramdam naman kayo. It's not an easy choice. Especially, I think ang pinaka-heartbroken dito is sila Lamarcus Aldridge. Imagine mo, giving up yung money, yung favorite game niya, tapos yung opportunity niya to win a championship. Pero that just means na binavalue talaga niya ang health niya, ang family niya over which basketball. Is the most valuable thing naman talaga. Family and life comes first over basketball. As much as we love basketball, we have to take care of ourselves first. Kaya itong mga nag-game fixing sa Bismin Cup, mahiya naman kayo kay Aldridge. Tama. So, I think Aldridge, if given the chance to play, na maayos niya sana to, I think he would still have played. Kaso, I think the heart issues have reached its climax. Kasi ever since naman, issue na to sa career ni Aldridge. Even way back in 2013, naging issue na to. And then again, I think in 2017 or 2018, nabalita rin yun na he had to take some games off because of abnormal heartbeat. And having an abnormal heartbeat can lead nga to life-threatening. If I'm not mistaken, bukod doon sa drug abuse ni Len Bias, meron siyang heart issues. And parang wait lang, iniisip ko. Itong si Aldridge, sobrang underrated talaga. I can't even begin where to start sa pagiging underrated niya and underappreciated. Kasi nung nag-retire siya, though ako as a basketball fan, nagulat ako. Pero wala siyang, it's not in the same magnitude nang nag-retire si Kobe, ganun. Or nag-retire yung ibang star players. Parang, from that alone, from the reaction of the fans, may isip ko na napaka-disrespectful nila sa kay Aldridge. Kasi, for me, game-changer tong si Lamarcus Aldridge. Dying bridge siya ng mga players who stay sa paint tsaka sa mid-range. Especially sa mid-range na sinasabi ng mga analytics people na pinaka-inefficient na shot sa basketball. Pero makikita mo lahat ng mga best players na meron sa NBA ngayon. May mid-range game. Kaya analytics people, just watch the game. Although, supportive kami sa analytics because nag-aaral kami ng stats. Pero meron talagang mga bagay na hindi kaya explain ng stats. I agree. So anyway, before we end this video, like what we do sa legacy episodes natin, ano yung distinct memory mo about Lamarcus Aldridge? Perhaps yung time niya sa Blazers, because I think he was an MVP level player nung nasa Blazers siya, particularly yung last season niya doon that they were, I think, at some point, the third seed or the second seed. Kasi ganun sila kalakas noon, if not for the Wes Matthews injury, na sobrang laki ng impact. Kasi Wes Matthews, that was Wes Matthews prime. Prime Wes Matthews na 3-and-D, averaging I think around 12 points per game, playing multiple players on defense. Tapos, they had Aldridge pa to be the star. Tapos Damian Lillard.
They had the perfect team. Ano, yun yung year na mas mataas yung 2K rating ni ano, ni Lamar, ni Wes Matthews kay Kobe Bryant. Naalala ko yun. ganong alala, di ba? So, they were really a great, great team. And I was hoping na sana hindi umalis si Aldridge. And nalungkot ako nung nag-break up yung team na yun in one off season. Kasi they had so much potential eh. They had so much potential to be a great team in the long run. With Damian Lillard, tapos Aldridge, tapos yung pieces mo pa ganun kagaling. Even Batum, that time, was expect, ano, nag-expect ako kay Batum nun. Maybe he can be an all-star. Because he was putting up 15, 5 and 5. Maybe sometimes he was playing point na nakapag-double digits assist siya. Kompleto yung team nila from top to bottom. Just the right bench pieces. Sayang talaga. Ako, yung favorite memory ko about Lamarcus Aldridge. I remember him, ano, parang at a certain degree, parang gusto ko i-pattern yung laro ko sa kanya. Mm, same. Yung footwork finish. Ako pag nakakalaro niyo ako sa basketball, di naman ako yung nambabangga eh. Sorry, hindi naman ako yung ano. Hindi naman ako nambabangga, hindi ako yung pumipilit sa ilalim. Though I play under ano, under the basket. Pero dinadaan ko sa ano eh. Pivot, fake. And ganun yung laro ni ano eh. Ganun yung laro ni Aldridge. Tapos may tira sa labas. And I remember ano, always getting Lamarcus Aldridge sa 2K. Kasi ano, spammer ako ng pick and roll tsaka pick and pop eh. So, ano, siya yung ideal player for that. Kasi, ang ganda talaga ng shooting niya eh. And, deceptively good scorer si Aldridge. Kasi, there are games na magugulat ka na lang, weh, naka 30 points na pala siya. Naka 40 points na pala siya. Out of nowhere. So, na hindi mo ramdam, similar siya sa ano eh, yung feeling natin pag si Kevin Durant yung nag-score 40 points. Parang di natin 40 feel points na pala yun. Ganun yung ano siya. Deceptively good offensive player siya. Simple pero effective. Yeah, sadyang minalas lang talaga ng tadhana. Pero we hope the best for him. And sana nga maging okay siya. I mean, yes, sinabi niya na magre-retire siya, pero at the pinaka-slim na chance na makabalik siya. Sana makabalik siya. Kasi sayang yung nasimulan niya eh. He needs to finish his career the right way. Not saying na hindi ito yung right way, pero malungkot eh. Malungkot yung pagtatapos ng career niya. If he could finish it off in one more season or maybe few more games, that would be really, really great. And I think di pa naman winnave yung contract niya ng Brooklyn Nets. So, at the slimmest chance na makabalik siya, why not? The team still needs him. And so, balik na tayo sa ano, sa current day basketball. So, before we end this episode, what does this mean for the Brooklyn Nets? Kasi I feel ko, kamot ulo sila ngayon. Kasi, in my opinion, they should have went all in kay Andre Drummond. Ano pa rin? Contender pa rin to. I mean, you have three of perhaps the best scorers in the NBA, in Kyrie, Harden, and Durant. Assuming wala ang injury yung tatlo, they're still that strong on talent alone. And to be honest, nung kinuha si Aldridge, in my opinion, hindi ano yun. Hindi yun something na kailangan nila. It's a luxury na kinuha nila si Aldridge. They could have gone for someone else like JaVale or sabi mo nga si Drummond or someone like Biombo. Mga ganong klase ng players. Hindi nila kailangan si Aldridge. And they're still contenders regardless. Even without Blake Griffin, they'd still be contenders. Kasi solid din yung role players ng ano eh. Ng Brooklyn eh. Hindi sila parang 2011 hit na yung tatlo tapos the rest role players na lang matatanda na, ano, na or mga hilaw pa like Chalmers. Kompleto yung team nila eh. Yeah, may si ano nga si Joe Harris minsan siya yung nagiging leading scorer nila tapos and, ano ah, underrated si Nicholas Claxton as a stretch 5. I think he has a future in the NBA, a bright future. Parang sila Capela, ganung klase ng player. Tapos pag pinapasok si DeAndre, maganda pa rin yung ano, impact niya. Though hindi na kasing level ng all defensive team na ano, na level niya sa Clippers. Pero ano eh, kunyari makakalaban mo sila Jokic, sila Embiid, sila Anthony Davis. Pwede mong ilagay siya sa mga tao na yun and he'll do a decent job.
Pero ayun nga, medyo kamot ulo dito talaga yung Brooklyn kasi paulit-ulit natin sinabi nito sa mga episodes natin na kailangan nila ng rim protector. Kailangan nila ng inside defense. And hindi nila in-address yun. And medyo, ayun nga, minala sila kay sa nangyari kay Lamarcus Aldridge. In my opinion, sayang. Dapat talaga from the start, Drummond na yung kinuha nila. Yun, pero, yun dapat yung ano nila, yung resolve nila from the start. Pero since Lakers tayo, okay yun na si Drummond. Okay yun from a competitive standpoint, pero hindi okay. Kasi, ayun nga, naapektuhan yung health ng isang player. Pero, ayun, sayang talaga si Aldridge. Pero, I think moving forward, the Brooklyn Nets are still a great team. And the Lakers, hopefully, ang nagtama yung pagkuha nila kay, ano, kay Drummond. They made the right choice. So, and guys, kung may mga suggestion kayo, feel free to comment down below sa comment section. And we'll think about it. And isa-shoutout namin kayo. So, also follow our socials, our Facebook, Twitter, Instagram. Nasa description lang yan. And of course, sa mga nakikinig sa amin ngayon sa Spotify, Google Podcast, Anchor, and baka nasa biyahe kayo ngayon, baka nasa traffic, ganun. Thank you kasi nakikinig kayo sa amin. Napapalipas namin yung oras nyo. Malaking bagay na sa amin yun. Nakatulong kami sa inyo. And like, comment, share this video, and subscribe para umabot kami sa ano. Umabot kami sa 100 subs. Kasi kami rin, excited na kami to do that 100 sub special. Handang-handa na kami. Hinaantay na namin na mangyari yun. So, baka ano, kung may mga gusto kayong i-guest namin, sana, magawa namin. Comment nyo lang dyan, and perhaps kung may mga topics kayo gusto nyong mapag-usapan dito, just comment down below or message us on our socials. We'll be paying attention naman to. Mabilis nga mag-reply. Isang chat nyo lang. Reply na agad. Parang ay tulpo. And Sir Rappi, baka naman. So, ayun guys. Again, I'm Jem. This is my partner, Jello. We are Palm Hoops Podcast. We'll see you in the next episode. Peace.